Resume mo para yung pakamo. Malakas kumamot to. Baka mo ha. Sige. Oo nga. Ang Suzuka Espresso guys ay unang nilaunch sa India September 2019 bago po nagkaroon ng pandemic. At kahit na po nagkaroon na ng pandemic ay nakabenta pa rin ng 75,000 units ang India that year. After naman po ng 6 months, dito naman po yan nilaunch sa Philippines. 2 days after na nagkaroon ng COVID lockdown. At kahit na po mayroong lockdown noon, ay nakapagbenta pa rin ang Suzuki Philippines ng almost 2,000 units. Alam ko po na medyo marami nang nag-review ng Suzuki Espresso, pero alam nyo dahil dito sa DMA tayo po ay magkakatropa, meron po tayong mga tropa sa Antipolo na dumayo dito sa Mekawayan para i-review, i-test drive at magkwento na rin ng kanilang adventures na kasama ang Suzuki Espresso. Kasi guys, pagkakuha nila nitong Suzuki Espresso ay binyahin nila paikot yung buong island ng Luzon ng dire-diretso. Kaya sa totoo lang ay talagang na-experience nila ng gusto kung ano ba ang capability nitong Suzuki Espresso. So yan po ang share ko sa inyo ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DMA. So guys, ang mga katropa po natin sa Antipolo ay sina Rick at Joseph. Ang kinuha po nilang espresso ay yung may pinaka lowest price, which is 563,000 pesos. Yan ay kung gusto nyong i-cash. Pero si Rick, sabi niya nga ay saang Suzuki mo to nakuha? Suzuki Taytay. Kinash mo or installment? Installment to. Installment. Paano ang down payment? Dinaan ko sila sa malaking down. Ah, okay. So, bank PO ko tawagin. So 30% binigay ko. Yun, approve. Ah, pagkatapos ilang taon ng terms? 5 years. Pagka 5 years, magkano ang hulog? Yung monthly niya, 7,949. So, 7,950 na lang. Magaan na. Para kang naghulog ng motor. Oo. Ang makina guys ng Espresso ay 3-cylinder engine din na katulad ng makikita nyo sa Suzuki Celerio. Meron po itong 998cc. So, pwede na po nating sabihin na 1.0 ito. Nakatulad din ng Wigo. Nakakapag-produce po ito ng 66 horsepower at 5,500 RPM. Lamang po ito sa Wigo kasi alam nyo, ang Wigo nakakapag-produce din po yan ng 66 horsepower pero mas mataas ang kailangan niyang RPM para maabot to. Pagdating naman po sa torque, ay nakakapag-produce ng 89 Newton meters of torque ang Espresso, which is katulad din naman sa Wigo. Kaya lang po ang kaibahan nitong dalawa na to ay malaki ang difference ng timbang nila. Kasi guys, ang Espresso ay 726 kilograms lang compared natin sa Toyota Wigo na 835. Kaya kung nakakakita po kayo ng mga hatchback na katulad ng Wigo, Mirage, Brio sa Baguio, ay huwag na kayong magtaka kung maning manilang naaahunin ng Espresso ang Baguio. Ito, inikot ko yung norte eh. Yung buong Luzon eh, pagano'n ng mapa. Oh. Mula sa amin, Antipolo, punta ako ng La Union, akyat ng Bigan, papunta ng Lawag, papunta ng Paway, paakyat ng Pagudpod, papunta ng Bangi, hanggang Apari. Marami ah. Apari. Oo. Daan ako ng Claveria, Apari, pababa ako ng Togigaraw, Santiago, Isabela, Kabatuan, Quirino, Baler, papunta ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, papunta rito San Miguel hanggang balik sa Antipolo. Ito naman, pagka loaded, okay naman, pero mabilis to. Mabilis. Hindi yung meron kang nadaan ng di mga ahunin. Ay, meron. Sa Mekirino, matitindi ron. Oo. Ilan ang sakay mo nandito? 5 kami. 5 kayo. So, na-maximize niyo yung capacity, ano? Eh, kamusta naman yung pag-ahon? Ayos naman. Alam nyo guys, pinatest drive nila sa akin to. Pagkatapos habang nagda-drive kami, biniro ako ni Joseph. Sabi niya, subukan ko daw pakamutin. So, di naman po ako mahirap kausap. Sinubukan ko nga po. Testing mo para yung pakamo. Malakas kumamot to. Baka mo ha. Sige. Oo nga. At ako mismo guys, nagulat dun sa acceleration ng Espresso kasi hindi ko na-expect na mula sa isang 3-cylinder engine ay very responsive siya at saka malakas ang acceleration. Sabi ko nga kay Rick, kung mapapalitan to ng gulong na mas malapad-lapad, sisibat ito kagad.
Kasi guys, ang gulong ng espresso ay medyo makitid. Ang size po ng rim nito ay 14 inches in diameter. Tapos naka 16570 tires. Sabi ko nga sa kanya, pag napalitan mo to ng mags, pagkatapos mas malapad na gulong, let's say mga 195 or 205, mas lalo nga astig ang forma nito. Pagdating naman po sa fuel efficiency, ay umaabot ng 16 to 18 kilometers city driving. Pero pagka rektahan, napapaabot niya ng 20 plus kilometers. Tapos guys, hindi nyo kailangan ng premium gas dito. Kaya mas mura ng konti pagka magpapagasuhin na kayo. Regular unleaded lang, okay na. Meron po itong digital na speedometer, pero wala po sa may likod ng manibela. Nahandun po sa may gitna ng dash, katulad ng makikita nyo sa Vios Gen 1. Tapos pag dinadrive nyo po ito, ay maihahambing ko to sa feeling kapag nagdadrive ka ng jimny. Kasi parang ganun po yung position niya. Ang mga sidings po ng pinto nito, at saka yung dash, ay very simple lang ang pagkakadesign na made of plastic lahat. Pero alam mong maayos ang pagkakagawa at very durable kasi plastic yan. At isa pa, mas madaling linisin kapag plastic. Pero guys, meron na itong 7-inch na infotainment na pwede kang mag-bluetooth. At sa ilalim po ng infotainment, makikita nyo naman po dito ang pindutan ng mga power window para sa harap. Kasi guys, yung sa likod, hindi po siya naka-power window, old school na diikot, na katulad ng sa Chevy Spark. Pero okay lang yan guys, kasi alam nyo sa totoo lang naman, pihira pong itaas ibaba yung mga bintana sa likod. So mas less yung electronic na parts na kailangan mong i-maintain. Kasi... Tapos guys, ang isa pang nakita kong advantage kapag ang pindutan ng power window ay wala doon sa may siding ng pinto. Kapag malakas ang ulan at kailangan mo pa rin pumasok at lumabas doon sa kotse, ay hindi mababasa yung control. Na hindi katulad nung sa mga conventional na pagkakamount ng power window controls na nandito sa may siding ng kotse. Pag bumukas ka ng pinto dyan pagkatapos malakas ulan, malaki yung posibilidad na mabasa yung controls. Pagdating naman po dun sa mga upuan niya, simple lang din po yung pagkakadesign pero komportable. Sa likod guys, makakaupo ng komportable ang dalawa. Pero pagka tatlo, as long as medyo slim ang katawan, komportable pa rin. Pagka medyo XL ng konti, ay medyo kikimbot na po para magkasya. Dating naman po niyan sa labas, ang mapapansin nyo guys ay yung high-mounted na halogen headlamps. Mas mataas po ang pagkakamount nito kaysa sa mga ordinary sedan. Hindi po ito equipped ng DRL at saka wala din pong fog lamps. Pero yung mga bagay naman na yan ay pwede mong pa-install kapag may budget. Napansin ko guys sa mga ibang reviews, ang binibigay nilang sukat ay millimeter, which is umaabot sa thousands. Kuminsan guys, katulad ko, masanay akong tumansya pagka inches or feet. At nagkataon naman po guys na nung nandito sila Rick, ay may dala siyang metro. So ginawa namin, minetro talaga namin yung sasakyan. At ang haba niya po ay 144 inches. Ang lapad naman po niya ay 60 inches. Tapos 61.5 inches ang kanyang height. Ang ground clearance naman po nito ay almost 8 inches. Bagay na bagay sa subdivision na katulad ng sa amin na pinaglalagyan ng mga maliliit na bulubunduking humps. A few inches later. Pagdating po doon sa may pintuan nito sa likod at bubuksan nyo ito, style po nito ay hatchback. Hindi po siya katulad ng sa EcoSport na pag binuksan nyo ay nagsuswing patagilid. So para po sa akin mas convenient, lalo kapag magkakarga ka, pag ang pintuan mo sa likod ay hatchback. At kapag itinupi mo ang mga upuan nito at tinanggal mo yung tray sa ibabaw, sa tansya ko po ay makakapaglagay kayo kahit na isang maliit na washing machine or isang malaking LED TV. Nice. Nakakatuwa po itong espresso kasi alam nyong idinesign to ng Suzuki na ang nasa isip nila talaga ay practicality. Para makapag-provide ng komportable, stylish, pero mura na sasakyan. Sabi nga ni Rick, sa kwentuhan namin, ilang taon siyang pumapasok sa trabaho ng nakamotor. Ngayon, hindi na siya maiinitan, hindi na siya mauulanan. Tapos, pagka gusto nilang gumala na buong pamilya, komportable sila. Kaya maraming maraming salamat kay Rick at saka kay Joseph sa pagdalaw sa akin dito sa May Kawayan. Dahil sa inyo ay nasilip namin at nasubukan ng espresso. At para naman po doon sa mga interesado na gusto ring ma-feature yung sasakyan nila at konting kwentuhan na din, chat nyo lang po ako sa Facebook page natin na nagpa-flash ngayon sa baba ng screen.
So I hope na enjoy nyo itong simple but informative na review natin ng Suzuki Espresso. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-like, at doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo na po yung subscribe button dahil yan po ay libreng-libre. Tapos napaka-satisfying pa, promise. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!